'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. Sa ano, sa pag-ibig. Anyway, ang segment na ito atin sa atin ng International Marketing Group, Kaiser International Health Group at Manila Bankers Life. Ito po ay taos-puso nating mga partners at maraming salamat sa patuloy na suporta ng IMG. So pag-usapan na natin ang ating mga tamang gawain para maabot ang kalayaan sa pananalapi. Nandito po si Bart at saka si Joanne, magandang umaga sa inyo. Magandang umaga. Good morning, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga sa mga nakikinig. Nandito pa rin tayo sa mga tamang paraan para maabot ang financial freedom. At topic number 29 na tayo, magsimulang mag-invest kahit konti pa ang pera. Huwag antayin, dumami muna ang pera bago magsimula. Ayan. Ginamit natin ang salitang mag-invest. Bakit hindi magtabi ng pera, kundi mag-invest? Kasi ito yung pagtatabi ng pera sa tamang paraan. Maraming bagay na sa magtabi ng pera, tama yun. Ano? Pero hindi yung kung saan mo tinabi, doon ka nagkakadiferensya. So unang-una, kailangan alamin natin kung saan dapat matutunan natin kung saan tinatabi ng tama yon. Dahil maraming maling paraan sa pagtatabi ng pera, may mga tamang paraan sa pagtatabi ng pera. Ngayon, actually, sa na-mention natin to sa mga previews natin ng mga pag-discuss nitong pananalapi, ang dinidevelop natin dito sa sarili natin yung habit, hindi naman yung amount . So sa madaling salita, sa ayaw at sa gusto mo, umpisahan mo. So wala kang choice. Talagang whether you like it or not, start saving, start investing. Talagang yun ang yun, napaka-appropriate ng kasabihan na time is gold. Talagang ginto ang mawawala pag hindi mo umpisahan kaagad. And ang dami kasi nating kababayan, ang dami nating kakilala na pagdating ng kinikita niya, sasabihin niya sa sarili, hindi enough ito. Marami akong bayarin. So next month na ako magtatabi ng pera. Tapos pagdating ng next month, sabi niya, naku, ang dami ko na naman binayaran. Wala na naman natira. So next month na lang ulit. Ayan, kani next month niya, makikita niya na lang ang sarili niya. Walang naitabing pera. Dumadating sa retirement na wala namang pera. So hindi siya makapag-retire ng comfortably. So yun ang ano natin kailangan. Hindi ito kailangan na yun sa amount, kundi ang sa habit natin na dinedevelop.
Alam mo, brother, salamat nyo. Today, dalawang segment tayo. So, mahaba-haba yung mapag-usapan natin. And I think napakaganda po ng topic today, yung pagsimula. Kasi yung pinakamahirap, lalo sa Pilipino, yung pagsimula ng pag-save. Kasi pag minsan hindi na naintindihan yung time, ang word kasi na simula is really oras. And ang oras talaga, it's either kalaban mo o kasangga mo. Di ba? And kung magsisimula ka ng maaga, kasama mo siya. Di ba? Kaibigan mo siya. Pero pag nagsimula ka ng later on, let's say 65 ka na, kung kailan ka nag-retire, tsaka ka mag-iipon, eh, medyo may problema ka talaga. Kasi, kung yan eh, all big money come from small money. Lahat ng mayayaman, kung i-review mo talaga yan, nanggaling yan sa maliit. So, ang pag-iipon or pag-i-invest, talagang pagtatanim yan eh. Yung nananim ka ngayon at yung seed mo, kailangan magiging kahoy. Ang maganda, pag naging kahoy yan, mag-harvest ka lang ng mag-harvest. Pero lahat ng kahoy, walang kahoy nagsisimula sa kahoy. Kailangan may seed, no? At alam mo, nowadays kasi ang gusto ng tao, instant palagi. Kaya nga, ang instant noodle talagang ang daming gumagawa. Pero kung titignan mo, ano bang maganda yung instant or something na talagang iluluto mo talaga dito sa kapet salita, talagang iluluto mo ng tama. Siyempre, masusarap yung talagang tama ang pagluluto. Ang problema, ang biggest problem ng tao is gusto nila instant. Kumbaga, kung nag-invest ako ngayon, dapat bukas may tubo na. Kaya ang nangyayari dyan, napapascam sila. Kasi nga, kung parang ngayon ka nagtanim ng seed, bukas gusto mo, kahoy na. Hindi pwede. Ang importante talaga is may long-term goal ka talaga. Yung talagang, kumbaga, pinagpaplanuhan. Kasi kung mali naman ang paglagay mo ng seed, kailangan tama yung paglinig mo ng tubig. Kailangan tama ang pagpapalago mo. Kasi kung hindi tama, hindi rin siya tutubo. So maraming aspeto talaga yung financial education. And yun nga, pag minsan talagang medyo gipit tayo dito sa ating show. Kaya we try our very best na talagang sana they understand agad na I think ang pinaka-example nito, lahat ng investment, basta tama ang pagpapalago at tama ang planning, talagang lalakihan. At may time. Kasi ang pinaka-importanting ingredient, yung topic natin ngayon is time. So I guess ang masasabi ko is like, I think nasabi ko na rin to before, pero kung may magsasabi sa'yo, maglakad ka galing Makati papuntang Tagaytay, patatawa ka, di ba? Eh, ba't ko gagawin yun? Eh, pero kung may magsasabi sa'yo na maglakad ka galing Makati papuntang Tagaytay, pero pagdating mo ng Tagaytay, may i-award ako sa yung 20 million pesos, maglalakad ka pa. Sigurado. Yung maglalakad ka na ngayon, paano ka naglalakad? Kahit napagapang, Joanne, di ba? Oo, I mean, kahit one step at a time. Di ba? Yun ang investment. One step at a time, pero alam mo na pagdating mo doon, may 20 million ka. So ang investment parang ganito, kahit 5-5 piso lang yan araw-araw, kahit 10-10 piso lang yan araw-araw, 20-20, pag marunong ka, pagdating mo sa Tagaytay, pagdating mo ng retirement, milyonaryo ka kung tama ang paggagawa mo. Actually, walang excuse ang tao hindi maging milyonaryo pag retire. Joanne, alam nila. Joanne, tanong ko lang, saan ako pupunta sa Tagaytay? Sa IMG. alam mo kasi, ang maling, dahil ako din experience ko to, pag sinabi mo kasing investment, parang malaki. Kaya, di ba, yung iba, maliit pa lang yung pera ko, so hindi ko may invest kasi kailangan pag investment, malaki. Para kang bumibili ng condominium, maglalagay ka. Million. Pero tama ba yung pag-iisip na yon? No, sobrang mali yun. Sobrang virtually talagang super mali yun. Kasi ang investment actually, it's not how big, but how you do it and gaano katagal. Ang mga investment ngayon, no, kahit nga sa mutual fund nowadays, sa halagang 500 pesos, sabihin natin kung 100 pesos, magkano yan sa arawan? Kung titignan natin, mga less than 20 pesos yan. 20 pesos sa arawan yan, a day, no? 500 pesos, you can already start investing. Meron lang kasing
wrong na idea na akala nila, yun nga sinasabi mo brother, na ang akala talaga nila is kailangan talaga malaking investment. Kung hindi, hindi ako papansinin ng investment house. Mali na po yun. Kailangan lang napunta kayo sa tamang investment house. Kasi ang investment, katulad ng mutual fund, parang kwan yun eh. It doesn't matter kung gaano kalaki ang pera mo or maliit ang pera mo. Pareho lang ang tubo nun kasi pasok lang sa the same investment. Kinukumpul nila yung pera. Pinagsasama-sama nila. Insurance, the same thing rin, brother. You know, the insurance commission, meron na tayong tinatawag ng micro-insurance. So, sinasadya talaga ng government yan na sa halagang 50 pesos a month or even less than 50 pesos a month, meron na rin siya. So, ano ibig sabihin nun? Parang 2 piso isang araw. No? But at the end of the day, I guess ang lesson na talaga natin talagang pwedeng mapag-usapan is, nagsimula ka na ba? Di ba? Nananim ka na ba? Kasi kung ano ang tatanim mo, yun yung aanihin mo. Di ba? Kung naninim ka na wala kang tinanim, eh wala kang aanihin. Di ba? Bart, yung mga tao naman na nagsasabi na, ay sige, sa pagkatas na lang ng pandemya ako mag-i-invest kasi anyway, masama, di ba? Masama ang ekonomiya ngayon. So, papalipas muna natin itong mga masasamang panahon na ito. Tama ba yung pag-iisip na gano'n? Actually, isang malaking mali din yun. In fact, maraming alam yung sitwasyon, yung alam kung paano mag-invest o magtabi ng pera, dito mas malaki ang rewards nila sa mga times na may crisis. Actually, yun yung karamihan na pag-iisip na nako, crisis ngayon, wag muna, baka magsara yung mga institution, baka magsara yung mga banko. Actually, siguro wala nang tiga BIR siguro dito eh, no? Pero pero sa totoo lang, during the crisis mas malaki ang kinikita ng mga yung marunong magtabi ng pera. Napag-usapan natin kanina yung ano, no, yung tamang paraan pagtabi ng pera. Na kaya kailangan yung pag-invest mo, alam mo kung saan mo nilalagay. Kasi especially ngayong crisis, ang daming mga investment house na talagang yung talagang ang rewards nila napakalaki. Ang rewards nila yung natetake advantage nila yung crisis at malaki ang pwedeng maging reward. Bart, pagbalik natin, pag-usapan natin yan, ano-ano itong mga investment na ito at para mas mahaba natin pag-uusapan. Pero alam niyo, maraming nagsisend ng comments, ha? Joanne, maraming gustong sumama sa Tagaytay. Siyempre, di ba? Kasi magpapamigay ka daw ng 20 million. So, anyway, pagmabalik po ng kape at salita, ipagpapatuloy ating pag-usap. Lalo na pagbalik natin, pag-usapan natin itong mga investment na hindi naman malaki ang kailangan pera. Paano ito at paano ito makakatulong sa atin? Huwag po kayong alis. Babalik po ang kape at salita. Mga kapamilya, dahil ang buwan ng Mayo ay National Mental Health Month, pag-usap